Ipapadala sa National Capital Region. Bandera News. Mga balita mula sa Mindanao. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sinunog ng PDEA Caraga. Bandera News. Dalawang lalaki na sakay ng isang motorsiklo pinagbabaril ng isang riding in tandem sa Agusan. Sugatan. Bandera News. Sa General Santos, 3 city councilor sa lungsod nakasurvive sa COVID-19. Bandera News. Ang ulo ng mga balitang yan ay hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC Live Testimony. Maria, 44 years old. O ano yung nararamdaman nyo na epekto sa pag-inom po ng Santon Plus at UC? Okay lang po. Wala po ako nararamdaman. Natanggal po yung pag-iilo ko. Wala po ako masyadong makamlay. Yes, ibig sabihin ma'am, after mo nag-take ng Santon Plus at Pure Seal, lumakas ang katawan mo, natanggal ang pagkahilo. Opo. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure Seal at Santon Plus Herbal Capsule. Bandera News Nationwide! Nationwide! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, nasa maayos na pong kalagayan si dating President Joseph Erap Estrada matapos na magpositibo sa COVID-19. Matatanda ang nagpositibo noong March 29 ng opisyal na nakaranas ng hirap sa paghinga. Ayon kay Jinggo Estrada, sa ngayon ay nasa ICU at naka-chemical ventilation pa rin ang opisyal at nagpapagaling. Dapat din namang maging ang iba pang kaanak ng dating Pangulo ay naka-isolate na rin upang maiwasang mahawa ng COVID-19. Kaugnay niyan, humihingi naman ng panalangin sa publiko si Jinggoy para sa agarang paggaling ng kanyang ama. Radyo Bandera, COVID-19 alert. Balitang nasyonal pa rin, inanunsyo ng Bureau of Immigration na hindi pa payagang makapasok sa bansa ang mga dayuhang walang kasamang kaanak na Pilipino o Filipino citizen. Ito ay matapos na muling muling hayag ng Interagency Task Force ang alituntunin para sa international travel na pansamantala munang di papayagang makapasok ng bansa mga banyaga kung walang kasamang Pinoy. Matatandaan naman na ilang dayuhan na ang hinarang ng mga paliparan matapos na hindi sumunod sa ipinatutupad na alituntunin. Samantala, maaari namang maparusahan at sampahan ng kaso ang mga hindi susunod sa ahensya. Radyo Bandera, COVID-19 alert. Balita naman sa Metro Manila, mas tumaas pa ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 sa nasabing lugar kung saan bumalo na sa mahigit 2,000 ang namamatay sa Malabon, Valenzuela, Caloocan at Navotas. Ayon pa sa alkalde ng Metro Manila, patuloy ang sinasagawang strictong quarantine sa lugar ngunit marami pa rin umano ang hindi sumusunod sa batas dahilan upang mas lumubo pa ang nagkakasakit at nasasawi dahil sa nasabing virus. Kaugnay niyan, nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng mga LGU sa kanilang mga nasasakupan para sa mga residenteng naapektuhan ng ECQ dahil sa COVID-19. Radyo Bandera, COVID-19 Naantala naman ang pamamahagi ng ayuda sa Bacoor, Cavite matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang kawanin ng lokal na pamahalaan sa nasabing sakit. Ayon sa Department of Health, nagkaroon ng sintomas ng COVID-19 ang ilang mga empleyado dahilan upang pansamantalang maantala ang pagbibigay ng tulong sa mga residente. Kaugnay niyan, mga kabandera, agad namang sumailalim na antigen test ang mga empleyado upang matiyak ang kalusugan ng mga ito. Samantala sa ngayon ay 2 mga empleyado ng City Legal Office sa lungsod ang nagpositibo sa sakit. Radyo Bandera, COVID-19 alert! Balita naman sa Visayas, nakatakdang ipadala sa National Capital Region o NCR Plus ang mahigit 100 doktor at nurse
bilang maging kaagapay sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lugar. Ayon sa Department of Health, walang dapat na ikabahala ang lahat dahil lahat ng health workers na ipapadala sa NCR bubble ay naturukan na ng COVID-19 vaccine. Kaugnay niyan, naniniwala naman ang DOH na malaki ang maitutulong na mga ito bilang maging kaagapay ng mga health workers sa NCR. Naniniwala naman ang DOH na malaki ang maitutulong na mga ito bilang kaagapay nga ng mga health workers sa batid na bago magtapos ang linggo ay unti-unti nang i-deploy ang mga ito sa iba't ibang pagamutan na isinasailalim sa Enhanced Community Quarantine. Mga balita mula sa Mindanao, mula sa Bayugan. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sinunog ng PDEA Caraga. Sa detalye ng balita, kabanderang Ed Curaza, ibandera mo. Bandera Live Report. Kapatid na higit kumulang sa 13 million peso na halaga sa relisyonan sa korte na mga pinagbabawal na droga na tinunog kahapon ng umaga sa Richmond Plywood Corporation sa pamamuno ng mga personahe ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Caraga. Ito ay kinabibilangan sa higit kumulang din na 2 kilo ng shibok na tumimbang ng 102 grams ng marijuana na kinumpiska din sa inilunsad na mga anti-illegal drugs operation sa lungsod ng Butuan at karatig na mga probinsya sa Caraga Region. Napagalaman na ito na ang pinatlong pagkakataon nitong taon na sinunog ng ahensya ang mga kinumpiskang illegal drugs at napag-desisyonan na ng korte na sunugin na ang mga nabanggit na ipinagbabawal na gamot. Yan ang ating balita mula sa 101.3 Rancho Bandera, Bayugan. Ed Curaza nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Live Report. Maraming salamat, Ed Curaza, mula po sa Radyo Bandera, Bayugan. 2 lalaki na sakay ng isang motorsiklo, pinagbabaril po ng isang riding in tandem sa Agusan. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Aresa, ibandera mo! Bandera Live Report. Patuloy pang nagpapagaling sa isang pagamutan ng 2 lalaki matapos na ito ay pinagbabaril nito na karang araw, alas 3:45 ng hapon sa Maypurok 3, Barangay San Vicente, Lorito, Agusan del Sur. Kinilala ang 2 biktima na sina Danilo Jugano, 59 na taong gulang, at Ricky Oraya, 32 taong gulang, kapwa nakatila sa Maypurok 3, Barangay Kauswagan, sa nasabing bayan. Samantala, kinilala naman ang mga suspect na sina Otto Bantuasa, nakatila sa Barangay San Mariano, at isang Gerson Gomez, residente naman sa may barangay Binukayan, sa nasabing lugar na parehong dumagas. Sa pasiunang investigasyon ng Lorito Municipal Police Station, lumabas na habang ang 2 sakay sa isang TPX-155 galing sa may barangay Poblasyon at pauwi na sana. Nang dumating sa nasabing lugar, bigla na lamang silang pinagbabaril kung saan nagkaroon ng mga tama sa likod ng bahagi ng kanilang katawan. Matapos ang nasabing pangyayari, agad na dumagas ang mga suspect. Samantala, mabilis naman dinala sa Lorito District Hospital ang mga biktima. Nakuha ng otoridad sa crime scene ang 7 basiyo ng caliber 45 pistol at isang magasin na may lamang 7 bala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginawang forced operation ng mga personay ng Lorito Pinti laban sa 2 suspect na tumakas upang ito'y mahuli. Samantala, posibleng personal na away ang dahilan ng tinitingnan ngayon ng otoridad sa nangyaring krimen. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Aresa na mulat para sa pinag-respetadong News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Tony Aresa ng Radyo Bandera Trento. Sa mga balita naman, mula sa Katarman, karagdagang 14,000 doses ng Sinovac vaccine dumating na sa Eastern Visayas kahapon. Sa detalye ng balita, Kabanderang Paul Ada, ibandera mo! Bandera Live Report!
Dumating kahapon ng umaga sa Tacloban Airport ang karagdagang 14,000 doses ng Sinovac vaccine para sa Eastern Visayas. Ayon sa DOH Eastern Visayas, ang nasabing mga bakuna ay nakalaan para sa mga nalalabing health workers na hindi pa nababakunahan sa iba't ibang ospital sa rehiyon. Dagdag pa ng ahensya, kasali din sa mababakunahan ang iba pang kasali sa Priority Group A1. Samantala, kasalukuyan namang hinihintay ng nasabing ahensya ang pagdating ng karagdagang AstraZeneca vaccine para masimula nang mabakunahan ang mga senior citizen sa rehiyon. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang inyong kabanderang Paul Ada, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Paul Ada, mula po sa Radyo Bandera Katarman. Lungsod ng Tacurong, pinaghahanda na ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Arezzo, Eric Ustignani. I-bandera mo! Bandera Live Report. Nagpapatuloy ngayon ang mga orientation at pre-screening ng City Health Office o CHO ng lungsod ng Tacurong sa mga barangay para sa mga senior citizen dahil sila ang susunod na babakunahan kontra COVID-19 pag matapos na ang pagbabakuna sa mga frontliners sa lungsod. Sa ginanap na naturang aktividad sa barangay New Isabela dito sa lungsod, sumailalim ang 120 na mga senior citizen sa naturang aktividad. Sa panayam na Radyo Bandera Tacurong sa ilang mga senior citizen sa lungsod, handa naman silang magpabakuna para maprotektahan laban sa COVID-19. Sa pinakauling talaan ng Center for Health Development Sock Sergeant ng Department of Health o DOH, umabot na sa 253 ang nahawaan ng COVID-19 sa lungsod ng Tacurong. 228 ang gumaling, 20 ang patuloy na ginagamot, kasama na dito ang isang nadagdag kahapon. At 5 na ang tumanaw, na karamihan sa mga ito ay mga senior citizen. Mula dito sa 97.3 Radyo Bandera Tacurong Sultan Pudarat, ako sa kabanderang Eric Ustignani para sa pinakarespetado sa News and Current Events, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, kabanderang Eric Ustignani ng Bandera o Radyo Bandera Tacurong. Sa mga balita naman mula sa South Cotabato, pag-quarantine sa mga biyahero mula sa South Cotabato, hiniling sa IATF, kabanderang Butch De Mayo, i-bandera mo. Bandera Live Report. Isinusulong ng provincial government ng South Cotabato ang pagbalik sa quarantine protocol sa mga biyahero at mga returning residents at pagpapatupad na mas strictong mga hakbang sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Inihiyag ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na hinihintay na lamang nila ngayon ang approval ng National Interagency Task Force o IATF sa sinusulong ng lalawigan na pagpapatupad ng 7-day quarantine sa isang government facility at nagdag na 7 araw na home quarantine sa mga travelers at mga umuwing residente sa South Cotabato. Layunin nito na mapigilan na pagpasok at paglaganap ng bagong variants ng COVID-19. Samantala, umaasa naman si Provincial Health Officer Dr. Rogelio Atordino Jr. na sana ay aprobahan ng IATF ang hiling ng provincial government na i-quarantine ang mga returning residents at travelers upang masiguro na negatibo ang mga ito sa virus, lalo na yung mga galing sa GCQ areas. At iyan ang balita mula dito sa 98.1 Radio Bandera Surala. Ito ang inyong kabandera, Butch De Mayo, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Butch De Mayo, mula po sa Radio Bandera Surala. Tatlong city councilor sa lungsod ng Jensan naka-survive sa COVID-19. Mula sa Radyo Bandera Jensan, Red Gabiola, i-bandera mo! Bandera Live Report. Naka-survive na mula sa coronavirus disease or COVID-19 ang tatlong city councilor dito sa lungsod ng Jensan na unang nagpositibo sa virus noong nakaraang buwan at isinalalim sa isolation. Sa isang panayam, pinipirma mismo ni City Councilor Richard Atindino na nakalabas na ito ng hospital noong March 31 at kasalukuyang nasa kanilang pamamahay para sa tuloy-tuloy na pagpapagaling. Maliban kay Atindino, naka-recover na din mula sa COVID-19
sina City Councilor John Salvador Dimdam at City Councilor Bandy K. Kongson. Matatanda ang ipinapatupad ang 4-day lockdown sa Sangguniang Panglungsod noong March 22 kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng mga nabanggit kung saan ipinagliban muna ang committee hearing at regular session ng konseho. Kaugnay nito, nagpalala rin si Atindido sa publiko bilang COVID survivor na hindi dapat maging kampante at patuloy na sumusunod sa mga health protocols dahil hindi adiyat biro ang kanyang naging karanasan habang ito ay nasa loob ng hospital. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera News FM Jensan. Ito si Kabandera Red Gabula para sa pinapresipitado sa News at Gareda Force. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Red Gabiola ng Radyo Bandera Jensan. Estriktong pagpapatupad ng COVID health protocol pinahihigpitan ng Bislig City Government dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Kabanderang Geraldine Lozano ng Radyo Bandera Bislig. Ibandera mo! Bandera Live Report. Dahil sa patuloy na pag-akyat ng bilang ng kaso sa COVID-19 dito sa Bislig, pinaghihigpitan ngayon ang pamalang lokal ng Bislig ang pagpapatubad dito. Pursuant to Ordinance Number 2020-14, stating an ordinance amending Ordinance Number 2020-12, state that an ordinance requiring all persons to wear face masks at all times in public places within the city of Bislig during effectivity of community quarantine to abate the spread of COVID-19, providing penalties for regulations thereof and other purposes to include strict wearing of face shield. Sa pamamagitan ng nasabing ordinansa, nagpalabas ng Memorandum Order Number 33 of 2021, last March 26, 2021, ang Office of the City Mayor authorizing the Incident Management Team na magsagawa ng Special Task Force kung saan napili dito ang Anti-Smoking Task Force upang sila ang magpapatubad ng anti-COVID health protocols at matutukan ang pag-apprehend ng mga susuway o violators at pagbumultahin ilalim sa nasabing memorandum order na binigyan ng direktiba ang ISCF na mag-issue ng citation ticket sa sinumang lumabagat ng anti-COVID health protocols. Habang patuloy din ang regular functions ng anti-smoking task force sa mga non-abiding citizens. Kung kaya patuloy na pinaalalahanan ang lahat na sundin ang health protocol ng gobyerno upang hindi na umakyat ang kaso ng COVID-19. Sa ngayon, ang syudad ay may total record ng kaso ng COVID-19 na 321 at may 280 naman na ka-recover o total recoveries at 24 naman ang namatay. Sa kasalukuyan, may 17 na aktibong kaso ang syudad. Mukin ang balita, gikan din ni sa 103.3 Radyo Bandera Bisig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagliung Lozano alang sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Geraldine Lozano mula po sa Radyo Bandera Bislig. Dalawang application course, palay check system and palay manan plus matagumpay na naidaos ng DA Phil Rice Midsaya. Mula sa Radyo Bandera Midsaya, Benny Keman, ibandera mo. Bandera Live Report. Matagumpay na naidaos sa panguna ng DA Phil Rice Midsaya pang dalawang araw na palay check system and palayamanan plus appreciation course kamakailan. Abot naman sa 16 na partisipante ang dumalo sa nasabing aktibidad mula naman sa bayan ng Pigkawayan, Libungan, Midsaya at mga barangay local executives mula sa 63 barangay sa probinsya naman ng North Cotabato na ngayon ay nasa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin ng aktibidad na ito ay upang mapayabong pa ang kalaman ng mga kawani ng Committee on Agriculture sa bawat kalahok na barangay. Ito'y upang mapabilis na maiparating naman sa mga magsasaka ang mga teknolohiya at kaalaman sa pagsasaka. Tinalakay rin sa seminar ang mga teknolohiyang nakapagpapataas pa ng ani sa mababang gastos. Magkakaroon din ng open forum o call dito upang mas lalong maunawaan ang mga makabagong teknolohiya. Ayon naman sa mga barangay local executives mula sa Cotabato Province at Bangsamoro Region, maging makabuluhan ang dalawang araw naman na ginugol nila sa pagdalo ng seminar patungkol sa palay check system at palayamanan plus dahil na rin malaking tulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng pagsasaka at mga magsasaka sa kani-kanilang lugar.
At yan ang report mula sa Bayan ng Midsayap, Radyo Bandera 100.5 My FM, Benny Kerman para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kabanderang Benny Keman ng Radyo Bandera Midsayap. Dalawang beach resort sa Olongapo City posibleng maipasara. Kabanderang Case Lee Plata ng Radyo Bandera Olongapo, ibandera mo. Bandera Live Report. Posibleng mapahinto ang operasyon ng dalawang beach resort sa Barangay Barreto sa Olongapo City matapos malunod ang 5 taong gulang na batang lalaki noong araw ng Linggo. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang insidente ng pagkalunod ng batang si Joven. Hindi tunay na pangalan, residente ng Tabacuan Street, Barangay Santa Rita ng nabanggit na lugar. Lumabag umano sa Interagency Task Force o IATF Guidelines ang hindi pinangalan ng resort dahil hindi kabilang ang edad ng nasawing bata na pinapayagan na lumabas at maligo sa dagat na naging sanhi ng kamatayan nito. Napag-alaman na bago ang pagsapit ng Semana Santa ay magkatuwang na ininspeksyon ng Business Permit and Licensing Office BPLO Head Sandra Ikalnera at City Tourism Office Head Fifi Legaspi ang mga beach resort owners upang paalalahanan sa umiiral na IATF guidelines na ipinagbabawal pumasok sa kanilang establishmento ang 14 anyos pababa at 65 anyos pataas na customers. Ayon naman kay Barangay Captain Angelito Baloy, isa pang beach resort ang inirekomenda din nila na ipasara matapos mapag-alaman na tumanggap ng mga minor de edad na customers noong Semana Santa. Posible umanong madagdagan pa ang mga beach resort na kanilang ipapasara dahil nagpapatuloy pa umano ang kanilang sariling investigasyon sa mga beach resort owners na lumabag sa IATF guidelines. At yan ang balita mula dito sa 107.1 FM, Radyo Bandera Olongapo, Casey Plata, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Casey Plata, mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan ang buong kabuo ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa bahay hindi mo napapakinggan sa lahat ng impila ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News Nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayan naman napapakinggan sa Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan, Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakag. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Bakunga, si Geraldine Tagliong Lozano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si kabanderang June Bacus sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan, si Efren Armilla sa Kuskus Bandera Davao Region at si Jasper Acosta sa Radyo Bandera Cotabato City. At abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera WAO kasama si kabanderang May Lingkasan at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanio na sabayan namang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Gonasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Benny Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdeverso Perte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tantag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Katarban, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batikos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabayan din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman, kabanderang Paul Henderson. At ito ang...